Magandang araw, Auto Buyers! Narito tayo ngayon para itampok ang labas, loob, kaligtasan at pagganap ng kauna-unahang Ford Ranger Raptor. Tara! Unang mapapansin natin dito sa Raptor, sa labas, ay ang kanyang tindig. Napakataas ng Raptor, kung makikita nyo. Kung ikukumpara nyo to sa normal na Ranger, magugulat kayo kasi mas mataas siya kaysa sa normal na Ranger. Pangalawa, mas malapad din siya. Kasi ang Raptor, yung mga fender ng Raptor ay flared. Nakausli yung fender sa harap, tsaka sa likod. Nakausli na nga yung fender sa harap, tsaka sa likod, may overrider pa. Kulay itim dito, matte black. Bukod doon, lahat ng may isip mo siguro na ilagay sa isang Ford Ranger para maging mas maangas ang itsura nila, nakalagay na dito. Matte black na rims, nakamag siya. Meron siyang running board na Raptor. Tapos yung bumper at ang grill niya, matte black. Itong mga elementong to, combine mo pa sa kulay na pula, napakaangas talaga niya tignan, no? Makikita nyo rin, na-equip na ang Raptor with fog lamps, projector headlights, at saka signal lights na mounted o nakakabit dito sa side mirror. So kumbaga, in-upgrade na ng Ford yung Ranger talaga para maging ultimate na Ranger pickup. Ang isa pang kapuna-puna dito sa Raptor na wala sa normal lang na Ranger ay ang air vents na nakalagay dito sa fender. Pag may air vent yung fender ng Ranger, malamang Raptor yun. Pagdating naman dito sa likuran ng Raptor, ang mapupuna mo din dito ay ang kanyang matte black na bumpers. Tapos, meron siyang malalaking tow hooks dito. One on each side, kaliwa at kanan. Ang taillight ng Raptor, two-tone lang din. Red tsaka smoked na clear na malalaking taillights. Kasama na rin sa Raptor, no? Yung tailgate niya, magugulat kayo kasi ang gaan niya. Kasama na rin dito sa Raptor, ang bed niya, may bed liner na. Tapos, meron ding para mga butas dito na nagsisilbing mga bottle or cup holders. Maganda dito, since nakalagay na nga yung bed liner, stuck na kung pag binili mo. Meron na rin siyang mga kabitan ng mga hooks sa loob, lashing hooks. Para kung may ilalagay ka man dyan, madaling itali. No? Makikita nyo sa bed liner na yan. Bukod dyan, meron ng third brake light nakasama dito. At dahil pula nga siya, tapos itim, sapul na naman ang kombinasyon na red and black. Kaya magandang maganda talaga ang dating ng race red na Ford Raptor. Pasok na tayo sa loob. Nakita niyo yun? Humakbang pa ako doon sa running board para makapasok dito sa Raptor. Ganon siya kataas. Ngayon, nandito na tayo sa loob. Pagbukas mo ng pinto, unang-una mo makita sa running board pa lang. Gilid ng pinto, halagay, Ford Performance. Ganun ka-proud si Ford dito sa sasakyan na to. Talagang pinapangalandakan niya na this is the best, pinakamaganda niyang pickup sa Ranger lineup. Pag sakay mo dito, pag upo mo, ang babati sa'yo, manibela, nakalagay din dito, Raptor. Tapos ang manibela, merong blue na tahi dito. Nakakulay ng Ford logo halos, yung blue oval, kulay blue. Tapos, di lang ako sigurado, pero klaruhin nyo lang din, merong pulang stripe dito sa tuktok ng manibela. Ito bang stripe na to, pula ba to across all Raptors? Lahat ba talaga pula yan? Or kung depende sa kulay? Siguro iniisip ko, depende sa kulay ng Raptor. So kung blue tong Raptor or puti, yun din malamang ang kulay nitong stripe na to. Katulad din, no, very similar dun sa manibela ng Ford Everest tsaka ng mga karamihang Ranger. Yun lang ang pagkakaiba, yung tahe na blue, yung branding na Raptor, at saka yung stripe. Mapunta naman tayo, susunod dito sa likod ng manibela. Meron siyang paddle shifters. Tapos, yung instrument cluster niya, yung gauge cluster, yung panel. Makikita niyo yung disenyo niya, carbon fiber ang dating, no? Katulad ng kulay nitong Raptor na to, ang makikita niyo ng kulay, black, red, at saka blue accents. So,
Nakakombine yung instrument cluster mo sa infotainment display. Sa loob, no, infotainment system niya, capable sa Android Auto at Apple CarPlay. Straightforward din, nandyan may Bluetooth connectivity sa phone mo, so kung hands-free, Navi, kung ipoprogram mo. Tapos, my favorite, may CD slot pa rin siya. So, tito-friendly to pagdating sa infotainment system. Sa dashboard, makikita mo pa rin yung signature. Merong tahi na blue, nakakulay ng Ford logo. Tapos yung tahi na yan, tuloy-tuloy yan. Makikita nyo yan sa lahat. Pati sa sidings, pati dito sa leather part or sa boot nung pangkambyo niya. Ultimong pati sa handbrake, may blue stitching. At saka dito sa takip ng center console, may blue stitching pa din siya. Kung inyong mapapansin, yung Ranger, yung Everest, halos magkapareho ang loob. Ang distinctly nagkakaiba o talagang obvious na nagkakaiba sa Raptor, ang talagang kapunapon ng pagkakaiba ay ang mga upuan. Bucket seat siya. Tapos, again, may branding na naman ng Raptor. No? Para talagang proud owner ka, naka-Raptor ka. Tapos, ultimong floor mats, nakalagay din Raptor. Tapos, yung upuan ng Raptor sa driver, power assisted na. Gawin namang likuran, kapansin-pansin din, meron ding cup holder sa likuran kung saan nakalagay yung center armrest. Tapos, ang gustong-gusto ko dito, meron siyang 12-volt socket sa likod, pero meron din siyang 150 watt or 230 or 220 volt na saksakan. So, kunyari, nagpa-drive ka, tatrabaho ka sa likuran, kailangan mo i-charge yung laptop mo or kung anumang gadget na merong saksakan na AC, pwede mong isaksak dito. Meron yung Raptor niya. At saka, yung grab handles dito, hindi tinipid. Lalo na, pag mag-offroading ka, kailangan may kinakapitan ka, diba? So, meron sa pillar mounted na grab handle. Pareho sa driver tsaka sa pasahero. Tapos, hindi rin kayo makikipagagawan sa vanity mirror kasi kaliwa at kanan na visor, merong vanity mirror na nakailaw. Illumination naman sa loob, meron kang map light kaliwa at kanan, tapos may hiwalay ka pang dome light sa harapan at tsaka sa gitna. Pagdating sa kaligtasan naman, Raptor ay merong standard na ABS. May mga driving aid din siya. Ang driving aid na pinaka-obvious dito, may backup sensor siya. Tapos, may backup camera din siya. Tulad na nabanggit ko kanina, sa labas, meron siyang third brake light at saka meron din siyang side mirror mounted na signal lights. Maganda rin ang pagkakagawa ng side mirror niya kasi yung pinakalabas niya, kumbaga halos a quarter or one-fourth ng side mirror niya, yung pinakalabas, merong magnification. Yung blind spot may iwasan mo dahil yung pinakadulong bahagi ng side mirror, magnified. Bukod doon, additional safety rin kung lulusot kayo sa mga masisikip na lugar, yung mga side mirror niya rin, power assisted na. Yung safety belt niya rin sa likod, fan ako nito, tatlo rin ang safety belt sa likod na 3-point. So yung pasahero, kung lima kayong nakasakay dito, lahat naka 3-point safety belt. Yun ang mga features nito pagdating sa kaligtasan. Ngayon, patakboy na natin at tignan natin kung paano talaga siya gumagana. Tara! Oras na para subukan ang pagana ng Ranger Raptor, no? Dito sa slightly off-road na secret location natin. And makikita nyo naman, medyo wala kang maramdaman masyadong tagtag considering na lubak-lubak yung dinaanan natin. Ang nakakagulat dito, yung suspension ng Raptor. Walang katagtag-tagtag. Siguro dahil dito dun sa equipped ito sa Fox na shock absorbers, or tsaka yung Fox suspension system niya. Kaya minamani niya lang yung mga lubak on-road or off-road. So, pagdating sa ride comfort, ang pagganap niya, maganda talaga. Hayop ang ganap. Pero bilang isang pickup, maganda din at pinag-isipan talaga ng Ford yung kung ano ang meron dun sa pickup bed. Bukod kasi dun sa liner, tsaka dun sa kabitan ng lashing straps or talian, meron pa siyang 12-volt socket. Pagdating sa loading, oo, pareho ang sukat ng bed ng
Raptor sa iba pang Ranger. Pero pagdating naman sa kung ano ang meron na maitutulong ka sa paglagay at pagtanggal ng gamit sa likod, mas marami na namang meron dito sa Raptor. Bukod dun, itong paddle shifters na to, eh, napaka-responsive. Hindi to laruan lang, dito isang palamuti. Talagang pagka nag-upshift ka at nag-downshift ka, maganda yung response. Bakit ang bilis mag-react nung shifter ng Raptor? Well, kasi nga, ito ang parehong transmission na ginagamit sa Ford Mustang. 10-speed automatic transmission. Kaya hindi nakakagulat kung bakit maganda ang pagkambyo ng Raptor kahit na automatic siya. Bukod doon, exceptional yung pagganap niya pagdating pala doon sa off-roading features niya. Kasi kompleto na rin to. Shift on the fly, switch off a button. Ikot ka lang ng knob dito. 2-high, 2-wheel drive, 4-high. Pagka mandar ka sa daan, gusto mong all-wheel drive ka, ilagay mo lang sa 4H. Tapos 4L, pag talagang nag-o-offroad ka, namumundok ka. Tapos kompleto rin, may traction control. Tapos may hill descent assist. Tapos may differential lock din. So, ang daming off-roading features na kasama dito. Pagdating naman doon sa makina, 2-liter ang makina. Isipin nyo, 2-liter lang. Ba't 2-liter lang ang makina? Laki-laking sasakyan. Pero twin turbo, bi-turbo, ang engine ng Raptor na diesel. Itong twin turbo na diesel engine na to, nagpo-produce ng 500 newton meters of torque. Ang lakas ng makina ay 213 kapangyarihan kabayo. 213 horsepower. Pagdating sa fuel economy or pagdating sa konsumo ng diesel, sa isang liter ng diesel, makakatakbo ka ng 7.6 kilometers. Dito sa syudad, city driving po yun. Pero sa highway, eh medyo mas magandang performance niya sa highway. Kasi sa highway, kaya niya halos doble nun. Kaya niya 14 kilometers to a liter pagdating sa highway. So, akyatan, off-road, on-road, hindi ka bibitinin ng Raptor. Pagdating sa takbo, pagdating sa paghatak, at pagdating sa pagkarga ng kung ano-anong gamit. Ang isang pinagmamalaki din ng Raptor, pagdating sa pagganap talaga, pagdating sa performance pati, ay ang kanyang water wading capacity. Anong ibig sabihin nun? Kung gaano kataas ang kaya niyang suungin na baha or tubig, 850 millimeters. Mga auto buyers, halos isang metro yung 850 millimeters. So kung nasa lugar ka na bahain, eh talaga namang matutuwa ka sa sasakyan na ganito kagaling gumanap sa kung ano man ang nakasulat sa papel. Kumbaga, totoo naman. Ang magandang tanong dito sa presyo ng Ford Ranger Raptor na 1,998,000 pesos. Okay ba siya? Ang daming accessories, ang daming kasama. Tapos talagang sinagad ni Ford ang lahat ng nakalagay dito. Mula loob, labas, at saka aktwal na pagganap, no? Kung naghanap ka talaga ng malupit na pickup, eto na yon. Pero ang magandang tanong, auto buyers, is ano ba talaga ang gamit o para saan ba talaga to? Kung mahilig ka sa sasakyan na malaki, maganda, o isasalba ka sa anumang uri ng panganib, diba? Pero sa Metro Manila, baha, diba? Kung mahilig ka mag-road trip, gusto mo punta sa mga alangayang lugar, okay. Tapos kung gusto mo rin naman ng maporma, lalo na to, itong coaching to, itong race red na Raptor, talagang kapansin-pansin siya. Kayo, ano ba masasabi nyo tungkol sa Ford Ranger Raptor? Kung meron kayong mga Ranger Raptor dyan, mga auto buyers, at gusto nyong magbigay ng inyong opinion, ng inyong sariling car owner review, kontakin nyo kami sa Facebook, padala kayo ng direct message sa Instagram o kahit na sa Messenger. Pero kung meron kayong gustong i-share, pakilagay na lang dyan sa comment section below. Tapos please, subscribe to our YouTube channel, like us on Facebook, and follow us on Instagram. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ito po muli ang inyong lingkod, si Alfred Mendoza. Maraming salamat. Take care and God bless. Bye-bye!